Yun guys, so this morning po meron isang subscriber po, isang kabab na sabi niya matagal niya nang sinapalo. Meaning matagal ko na siyang manonood sa aking pong vlog. So but unfortunately ang sabi niya sa akin, "Sir Bob, tulungan mo naman ako dahil yung iPhone 12 ko eh pinapalitan lang ng LCD ng anak ko, so kaya I don't wanna ayoko magbanggit kung saan lugar, but unfortunately, sabi niya, ngayon daw po, pag i-charge niya, namamatay po. So, namamatay ba, kuya? Kuya, anong pangalan mo pala? Jerry po, Jerry from Caloocan po. Jerry from Caloocan, kasi Jerry yan, no? So, ang trabaho po ni kuya is nag-grab, no? So, ang problema po ni kuya, pag nag-charge daw siya, namamatay. Pero ngayon naman po, hindi namamatay po yung cellphone. No? So, parang natakot po yata kay WhatsApp ba. So ano ba yung nagiging cause? Nung sabi ko nga sa kanya, nung tumawag siya kanina, habang ako po ay nagluluto, sabi niya, pinapalitan lang daw po ng LCD. Eh, tinanong ko sa kanya kung nabasa ba yung LCD, kung bakit pinapalitan. Sabi niya, nabasag, ano? Maraming nabasag, dahil nung chinek ko po, yung sa about, wala na rin face ID. Maraming nasira yung face ID dahil sa pagkakabasag ko. No? So, at the same time, wala nang battery health. Dahil tinanong dito yung technician kung pinalitan yung battery at pinalitan naman daw, no? So, pero sabi niya second hand daw pinalit, no? Second hand daw ba? Apo, sir. So, second hand yung pinalit. Yan, so, one of the facts, no? Maaring dahil sa battery din, no? Maaring dahil second hand yung battery. Maaring may problema na rin ng battery and we cannot check dahil nga second hand at walang battery health pag second hand, no? So, ano pang observation ni WhatsApp Bob? Ayun, pero hindi ko alam bakit napahiya si Kuya dahil hindi namamatay yung cellphone. Hindi pala nakasak chair head. Ayun, hindi daw nakasak. Hindi pala nagcha-charge, hindi pala nakasaksak kaya hindi namamatay yung cellphone, no? So, ayun guys, ano binabrowse ni Kuya? And ano ba yung maaaring cause? At ano yung maaaring sasabi nating pag-alala o yung hesitation ng isang technician na gawin yung ganitong issue ng ikuto. Pero just so malaman ni Kuya, ito na rin kasi magiging sagot sa kanya, no? Pwedeng baterya po. Dahil sabi daw po ng technician, pinalitan niya ng baterya at maaaring second hand yung pinalit. So, kaya namamatay. Pero, ba't ganon, no? So, namamatay lang to pag i-charge. Meaning, pag may pumapasok na current sa unit, no? So, well, kailangan talaga dyan ng technician na napakagaling, which is hindi ako, pero yung kaibigan ko, no? Pero, yung ordinaryong technician, ano yung maaaring hesitation niya sa paggawa ng ganyan cellphone? Usually po kasi pag ganyan nasira, sa board. Sa board yung problema, lalo na high-end po yung unit iPhone 12. Automatic yan. Nasa motherboard na problema yan. Hindi, I doubt kung nasa charging flex, ano? Kasi kung may problema yung charging flex, dapat every 3 minutes namamatay. Yung kasi yung epekto ng sirang charging flex ng mga high-end iPhone, every 3 minutes, nag-restart. Pero hindi all the time yung charging flex ang problema. Or, syempre hindi mag-charge kung sira yung charging flex. But in this case, hindi pa nga namamatay. So, maaring somewhere related sa charging IC, sa power IC, or one way or the other, nasa board po yung problema. At syempre, kung ikaw ordinaryong technician, hindi ka yung katulad ng kaibigan ko na kompleto ng gamit, pang-detect, katulad ng kaibigan ko na iba na yung high IQ na pagdating sa pag-detect ng sira dahil kine-check niya yan, bawat IC na patay. No? So, napakagaling po nun, no? Tested kung gumawa. Unfortunately, sabi nga, nasa bakasyon. Pero pag ordinaryong technician ka lang, hindi mo gagalawin yung ganitong iPhone na buhay. Kasi buhay yung iPhone. At pag gumulaw ka ng board, may mga chance po na madali mo pa masira pa, sa'yo pa mamatay yung board, which is hindi po iriris ng isang technician. Yun ang magiging problema mo dyan, kuya. No? Dahil ako, for one, buhay yung unit mo eh. Opo, opo. Hindi ko gagalawin yan. Dahil una-una baka magalaw ko pa yung hindi dapat galawin, masira pa yung unit. Ano? At ang hirap i-diagnose niyan. Ito po yung mga unit na napakahirap i-diagnose dahil buhay eh. Di ba? I mean,
parang diagnosis mo, kapalit naman ng baterya, then obserbahan mo na matagal. In this case, almost 10 minutes na si WhatsApp Bob, hindi pa namamatay yung unit. Anong gagawin natin, no? So, gusto lang yata ako makita rito eh. But, but kidding aside, no? So, si Kuya nag-grab, ano? Sabi ko, baka mag-grab na lang din ako. Baka mahabol ko pa yung sasakyan ko. Either way, hindi pa namamatay. Hindi pa namamatay, no? So, yung muling tumingin, sir, may pangano rin sila, diagnose sila. Mm. Pero oh, ganun, sabi siya. Hindi niya mahuli. Sabi niya, pati nga siya nasisira na ulo. Pero mahirap. Oo, oh, lahat na ginawa niya. Oh. Ako mismo, no? I for one, gagawin ko lang yan kung patay na. Oh, no! Yung hindi na siya nag-charge. Yung hindi na siya nabubuhay as much as possible. Para walang sisi na abutin sa akin. But, since buhay po yung unit, gagalawin mo, parang medyo mahirap, no? So, baka sa'yo patamaan, sa'yo paabutan ng malas, eh, automatic abono nga abutin mo yan. At nakakahiya magpaliwanag sa customer kung bakit nagkaganon. Dahil sasabihin ng customer, eh, kuya, buhay yan, ah. Marami pong ganyang issue na buhay yan, napatay ng customer, sa kanya bumagsak yung sisi. No? So, eh, paano gagawin natin? Hindi naman mamatay. Ano? So, yun lang guys. No? So, that's one of the masasabi nating risk or one of the hesitation kung bakit may mga technician na obserbahan mo na lang muna saka natin gawin pagpatay na dahil ayaw nilang umabot sa point na baka sa akin namatay itong unit. Ang hirap magpaliwanag sa customer. Nangyayari yung kuya eh. Apo, apo. Na minsan, bubuksan mo pala, namamatay na yung unit eh. At syempre, eh, paano may papaliwanag sa customer? Alam ko. Oh, di ba? I mean, eh, kuya, buhay yan ah. Ba't kayo patay na? Eh, kuya, wala naman ako ginagawa. Sabi ng technician. No? So, one of the exchange na ayaw natin mangyari dahil, katulad ng tunay, kuya, paano kung gagawin eh? Natakot kay WhatsApp Bob. No? Ayaw na mamatay ng unit. Kaya kanina pa, nag-scroll kuya. Alas masira-sira na ulo niya, hindi pa namamatay yung unit. No? So, pero pag ako nang mag-isa, may namamatay. Hindi ko naman natin isa inyo, sir. Kung alam ka. Oh, one way or the other. No? So, hindi naman talaga gagaling ni kuya yan kung hindi namamatay. Pero kita niya naman, 10 minutes, almost 15 minutes na yata ako dito sa baba. Pinatay ko muna yun. Pinapakuluan kong manok para kay kuya lang. No? So, ayan guys. Ayan. Pasok mo sa porn ha, baka mamatay. Joke lang, ano to? Natuwa ko, sir, yung ano yung OFW nagpala sa inyo, sabi ng service center sa Marikina pa yung sinabi niya. Na ano, kapag malaki gastos, yung pala, baterya lang yung pinag eh, may mga ganun. Ganun siya nag-ganun. Salamat, sir. May mga ganun talagang issue, ano? So, pero hindi lahat. Pero may mga ganun issue. Ganda pa naman ang cellphone ni Kuya, no? Nakatingin mo yung cellphone ko, tatlo na linya, Samsung Galaxy Flip 3. Pero tatlo na linya, yung kay Kuya, iPhone 12. 12 Pro pa yata yun eh. Tatlo ba camera? 12 Pro. 12 Pro Max. 12 Pro Max yan, no? So, hindi basta-basta ginagalaw ang board, eh. No? Kaya nga ako sa asawa ko, pagsakya mo kaya ito. Si? Hindi naman mag-in. Kanina pa, no? So, natakot kay WhatsApp up. Eh, either way, no guys, no, so, usually ba anong payo ni WhatsApp up sa mga ganitong issue? Na mga unit na inireklamo ng customer dahil namamatay daw, dahil hindi nag-charge, pero pag dinala kay WhatsApp up, nag-charge naman, hindi naman namamatay, no, so usually, it's always been, obserbahan muna, ganun talaga, obserbahan muna, di ba? Wait mo na, para sinado ng customer guys, ha? Ano nga ako, gusto ko talaga, napakasela nito. Eh, saan ba ko ba kayo umuwi? Kaloocan po. Ah, Kaloocan, ano? May paho. Hello? Eh, kanina pa kayo bumibiyahe. Bakit po, mahal? Eto, sa inyo na to, ang sasakyan. Hulugan po. Batay, alam mo, hulugan din yung sasakyan ko. Yan po yung sasakyan ko, yan. Oo, water is, no? Pero, ewan ko kung ano mangyayari sa hirap ng buhay. Isa ka na po na sir, mahirap magpasok. Ha? Ang daming hinahanap. Ayaw ko naman dahil lalos pag. Hindi, the reason why nga na umalis ako sa farmers is para makapag ano, makapag-focus sa vlog. So, tagal na ako nag-technician eh. Mukhang wala yung kapalaran ko sa pagiging technician para makaahon. So sabi ko, i-try ko mag-vlog. Pero maraming disadvantage, no? So pero
Sabi ko, try ko na lang, baka umaman tayo dyan. Eh, sayang, sayang, sayang. Sayang. Pero hindi pa namamatay. Yun ang masakit, ano? Hindi pa nga po, eh. Ayun, guys. No, so, may biyahe kasi si Kuya. No? So, either way, while, pwede natin i-diagnose ng konti. Charge natin sa bahay. Ano, wala talaga akong magagawa with this one. Dahil, sabi ko nga, eh, hindi na mag-diagnose ng namamatay na laptop na cellphone. Pero pag kakaharap si WhatsApp, babe, hindi namamatay. Magandang problema yan. It, nandyan yung kabarkada ko. Yung kabarkada ko talaga napakagaling yun. Hindi rin ako dumadali ng board. Eh. Siya ang pinapadali ko, pero I can assure you na napakagaling gumawa. Pagdating sa board. Eh, nakabakasyon. Nakabakasyon siya ngayon, si Prince. Ano? Pero sa kanya ko ilalapit to, in case na magloko ulit at talaga hindi na magamit ni Kuya. No, so, one way or the other, kay Prince ko ilalapit. Dahil subok ko na ang kalidad ni Kuya. Napakagaling po. Napakagaling. Napakabait na tao ka. At hindi tayo makapahiya daw. Karamihan ang pinapagawa kong laptop, ay na cellphone, na deadbolt, may mga problema, siya ang pinapagawa ko. And mas malaki po yung percentage na magawa kaysa mamatay. So, ngayon po guys, no, so, palalargay ko si Kuya dahil sayang din ang biyahe nito. Eh, alam mo naman, no, so, kailangan din kumita yan dahil ang hulog sa tsak yan, no, so, at syempre, no, so, kailangan din magluto ni WhatsApp up, no, para makatrabaho, no. Pero hindi natin hihintay na magluko yan, hoping na dapat hindi na magluko, dapat dire-diretso ng gawa yan. Yun lang, mga kababs, no, so, natatakot sa iyo, sir. Sabi niya, mukhang natakot daw sa akin, but either way, huwag po kayong mahiya na pumunta, bahay ni WhatsApp Bob. Kahit nagpa-diagnose lang, walang problema, check po natin yan. No? So, mabalik yan si Sir Bob, panalo! Anyway yan guys, no? So balik ako kayo. Hihintayin ko talagang pagpapalik ni Kuya kung talagang maging frequent yung patay sindi ng iPhone 12, 12 Pro Max. Yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Ayan, maraming salamat sa pag-suporta. Katulad nito si Kuya, napaka-diehard na WhatsApp baba. So, yun lang guys, maraming salamat. Yung Kuya, ingat po sa biyahe. Yung Kuya, ingat po sa biyahe.